And it has to be good. Teach me to. Ganon. Sige sa diba? Yun yung, ayan, direkta kasi talaga yan sa heart natin, yung tumura. Yan yung katutong doon sa main artery, yung sa aorta. Mga main artery yan, itong tumura artery. Kaya, isa, sa puso ang lang inaano, pero ang problema pala dito. Oo, tapos, paliminsan din naman, ano, may time na, ano, yung, mahirapan ang huminga. Ah, well, mamaya mararamdaman mo yan. Anong yung problema? Tapos pag naano ako ng tubig, nandiyo yung mayinit, nawala. Oh, kasi nga, niyan yung tight na yung ugat na direct lang connect natin sa ano, sa aorta. Katulad nito, yung femoral artery, direct lang naka-connect yan sa aorta. Kaya halimbawa, naging ganito, yung tight na masyado, halimbawa napagod ng gusto yung paano, cause, magiging cause yan din ng heart beating. Kasi nga, ano eh, hindi na siya makapag-pump ng maayos dahil yung pag-pump niya, bumabalik lang yung, parang yung silinyador, yung napaka mo patay yung makina. Eh, siyempre, bumabalik yun, nalulunod yung ano, ang gasolina, di ba? Kasi nga, ang, ano, may experience mga koron, nung nasa engine pa koron, ano, umaga yun, bigla akong dinil sa makikin po, so, eh, ang ano ko talaga, na, ayun lang ko ng tubig, kahit na may effort, eh, wala na. Alam mo ba kung ano nagawa ko? Dahil wala akong tubig, YouTube sa siyang, na naparunong ako nung basta manit-init lang eh. Kasi nga, parang doon ako maano eh. Matay nga, wala akong tubig na makita eh. Pero wala yan doon, ng, ano, dito yan sa mga braso. Kaya nga, isa rin yung problema ko lang, bakit kaya nagawa kuminsan niya na bigla na lang, parang mapigil sa puso ko niya na nera para kuminan. Kasi nga, di ba, yan, pagod yung kamay, siyempre, sa makina, may mga pyesa na maliliit, tapos napapagod na gusto yung kamay. Tapos biglang magbabasa, magugas. Yung umuurong, magsisting yung mga ugat natin, lalo na yung mga ugat na direktang nakakonect doon sa main artery, sa aorta. Siyempre, pag yan ang, ano, yan ang, ano, type na, hindi na siya makapag-function ng maayos. Parang kumbaga sa ano, pupugat mo. kaya lagi po nagbibiyaya ko. Kasi nga, dito na talaga yung ano. Kasi pa rin, minsan-minsan lang naman siya nangyayaring ganun. Kapag lalo na pagpagod ang gamay mo, ito nangyayari yan. Kasi ito yun. Ayan. Kunti pa lang baka sa kanan mas umano. Ayan o. Ayan na, ano mo yan. Ayan yung ugat na konektado doon. Isa na yun. Kala ko yung isa na yun. Bagong procedure ng ano, ng angioplasty o angiograph. Dito na yun. Dito na pinapadala yung catheter wire. Hindi na dun sa may femoral artery. Kasi mas malapit sa puso ito. Ito yung yan, katulad nito. Yan. Yan yung nagpapasakit hanggang dun sa may ano, lower back. Kaya nga, kaya nga hindi mo maano kung sa bewang bata nila o sa tagiliran. Ayan o. Kapal na eh. Kaya nung pwenersa mo yung braso mo, hindi yung sinabi mo may binuhat ka na mabigat. Na pwersa to, syempre yung ugat na hirapan. Kaya naramdaman mo kumitis. Kasi hanggang doon yan eh. Yan yung pinatawag na polar nerve. Yung corner nerve na yun kasi, pagkik yan, hanggang doon yan sa ano natin, hanggang yung diretsyong pa yan hanggang pa. Iyon ang, kumbaga, type na, kumbaga sa wire, banat na banat na eh. Kaya nung na-pwersa, lalong na banat, sumagat, kaya parang may pumitik doon. Pag yung isa tinatawag natin, pasma, pag napapasma yung ugat natin, nawawala yung elasticity. Parang yung pang-belt, di ba? Yung pang-belt ng makina. Pagka malutong na, pag matigas na, hindi na siya may stretch. Bibigay na yun. Ganun ang ugat natin. Kaya,